Sir, bakit po sa PDDS tumakbo si Senator Bongbo sa pagkapangulo sa 2022 and not on his own party, the ruling party PDP? PDDS is their own party. Ito po ay partido ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongbo na inorganize namin noong 2018 primarily to pursue the aspirations of the president for the country, that is to fight corruption, criminality, drugs, and terrorism. Ang amin pong pangarap at amin pong layunan ay pagpatuloy ang laban na ito kahit tapos na po ang ating Pangulo. Or habang magpatuloy ang mga ideas po nito. So ito po yung inorganize sa amin la Senator Bongbo at lahat ng kasamahan ko po ng mga original na naniwala, mga ordinaryo tao na noong 2016 tayo nagsama-sama para isulong ang kandidatura ng ating Pangulo ngayon ni President Duterte. Na noong manalo siya, ay marami po sa kanilang nawalan ng poder sa at boses sa pamahalaan dahil nagpasukan po yung iba't iba naman na mga kandidato o mga opisyal. So inipon po namin, noong 2019, inipon po namin ulit sila para magkaroon ng ordinaryong Pilipino. Puro mga ordinaryong tao lang kami rito. Halos wala kaming mga incumbents or mga nakaupong mga politiko dito sa partidong ito. Dahil ito po yung mga tao na talagang mga nag-volunteer noon, mga talagang umiyak at nag-antay, nag-print-printa ng kanilang mga t-shirt, nag-printa ng kanilang mga tarpaulins. Tayo yung talagang umasa na dahil sa leadership na dadalhin ng Pangulong Duterte, interest naman ng tao ang natin ang maisusulong sa pamahalaan. So, kaya ngayon po, 2021 for 2022, may problema tayong hinaharap dahil ang mga kandidato na nakikita natin na naglalakas. I mean, our party needs a leader, a presidential candidate para na magpapatuloy ng trabahong sinimulan ni Pangulong Duterte. And wala ko tayo makita dahil yung mga kandidato, it's either fighting for their party to get back in power or fighting for their family or fighting for their ego. And again, no one is fighting for the interest of our people. No one is, maglagay ho kayo ng presidente dyan sa susunod na term na malambot at hindi alam ang gagawin. Hindi kayang ibuwis ang kanyang buhay para sa kapakanan ng bayan o hindi kayang kumuha ng buhay para ipagtanggol ang mga maliliit. Balikan po ang droga, balikan po ang korupsyon. And we don't want that to happen. So, may legal battle ang PDP. So, we cannot allow our candidates to suffer any eventualities that may happen. So, we have to secure them dahil serbisyo po natin sa bayan yan. Ang pagbabago ng bansa, magsisimula po yan sa leaders. So, that's why ganito po. And PDP and PDDS naman po ay merong alyansa at pagtutulungan na binuuna nung simula pa dahil isa naman pong aming hangarin ang ipagpatuloy ang nasimula na ng ating Pangulo at isecure ang ating mga kababayan at panataliin ang isang pamahalaan na kinatatakutan ng mga masasamang tao, ng mga corrupt na government officials at mga durugista, terorista. So we need that. Tayo lang po ang inaasahan ng tao, ng ordinaryong tao na makakagawa nito. So that's why we are here where we are today. Mahina ba ang claim ng Kusi faction, ng PDP, na nag-plan B na tumakbo si Senator Bongbo under PDDS? Ano po yun? Mahina ba ang claim, sir, ang kaso, ang depensa ng Kusi faction wherein Senator Bongbo is a part? Siyempre, meron tayong dalawang factions sa PDP laban. The other one is led by Senator Manny Pacquiao with Senator Coco Pimentel. The other one,
Secretary Cusi, where Senator Bongo is with? Opo, I think the best person to answer that will be Senate Secretary Cusi, being the president of or the vice chairman or head of PDP. Pero kami po ng mga kasamahan ng Pangulo, ni Senator Bongo, we'd rather secure the safety and of our candidates, again, of the future of our country. So this is better off this way. Again, sinasabi ko po naman, iisa naman po ang grupong yan eh. Parang magkapatid po yan. You know, we've covenanted and we've nag-usap kami matino, lalaki kami kausap, inilagay namin sa apel na kami magtutulong at magkakaisa dahil isa naman ang aming isang aming mission at intention sa bansa. So we will keep that, and in fact we are calling on all our candidates, both from the PDDS and the PDP Alliance, and even the Reform Philippines Alliance, who's ally with us, to, you know, this is a time to really stick together and unite for you know, for the cause of our nation. And even calling on yung mga, you know, yung mga tao na nakasama natin noong 2016 na tayo man ang nagboluntaryong tumulong, sumuporta, tumayo para sa pagbabago sa pangunguna ni President Duterte, dating Mayor Duterte, na muli tayo ay tinatawag ng panahon para buhay sa ating puso ang pag-ibig sa bayan, at hindi mapunta ang ating bansa sa mga tao na ang intensyon lang ay para sa kanilang sarili o para sa kanilang pamilya o para sa kanilang partido, pero yung intensyon dapat po ng pamahalaan at mga namumuno ay para sa mga nahihirapan, mga inaapi, mga kabataan natin na namamatay dahil sa droga, mga pamilya natin na nawawala ng trabaho dahil sa korupsyon, humihirap dahil sa korupsyon. So yan po ang dapat nating isulong, at kung ano man ang ating partido ay iisang tabi na natin yun, dahil ang mahalaga po tayo bilang Pilipino ay makapaglukluk ng leader na magmamahal talaga sa atin, na magmamahal sa Diyos, at may, hindi magpapayaman pag nakapwesto na po. Talakbo rin po ba under the Partido Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS si President Duterte for Vice President? Confirm po ba ito, Chair? I would defer to the President on that matter po. Sa amin lang po ay handa po kami kung ano man ang mangyari at ano man ang gusto ng ating Pangulo. Gaya na sinabi ko, ang partidong ito, ang PDDS, kanila po ito. Inorganize namin ito para maipagpatuloy nila ng Pilipino ang kanilang aspirasyon. So if whatever they decide on to do, we will support it 100%. Maraming salamat po, sir. At hangad po namin ang tagumpay ng inyo pong samahan sa susunod po na eleksyon. Maraming salamat, Sir MJ. God bless and God bless the Philippines. Salamat po.